day everyone. Ako po si Gonzalo C. Banuelos Jr. Ako ay isang radiation oncologist sa Central Luzon Integrated Oncology Center. Ano ang mammography? Ang mammography ay ang gold standard na ginagamit sa pag-screen ng pasyente para sa breast cancer. Ito ay isang special na x-ray kung saan iniipit ang suso ng pasyente o ang breast ng pasyente upang makita ang loob nito. Ang resulta nito ay ini-interpret ng isang radiologist. Masakit ba ang mammography? Hindi naman siya gaanong masakit kundi mayroon lamang tinatawag na discomfort dahil sa pagkakaipit. Sapat na ba ang pagkakaroon ng mammography upang masabi na ang isang pasyente ay mayroong breast cancer? Hindi po. Ang pinaka-diagnostic tool pa rin na magsasabi sa atin na itong bukol na to ay isang breast cancer ay ang tinatawag na biopsy kung saan kukuha ng laman doon sa breast o doon sa bukol at ito i-examinin sa laboratory upang ma-determine kung ito ba ay cancerous or isang benign na bukol lamang. Kailan nararapat magkaroon ng screening para sa breast cancer? Pinapayuhan ang mga kababaihan na magkaroon ng screening for breast cancer, tinatawag na self-breast exam, buwan-buwan. Maaaring sa panahon na pagkatapos ng iyong regla, ay examinin ang iyong suso magkabila. Pangalawa, taon-taon mas maganda na magkaroon ng examination ng isang healthcare worker, ang isang kababaihan, para sa breast cancer. Kailan pinapayo ang pagkakaroon ng mammography? According sa American College of Surgeons, nirerekomenda nila ang edad 45 hanggang 54 years old na magkaroon ng yearly na mammogram or ang pag-i-examine ng breast sa pamamagitan ng x-ray. Pagdating ng 55 pataas, maaari na itong gawing every other year kung wala namang nakikitang bukol. Sa edad na 40 hanggang 44, ito ay option kung mag-yearly na mammogram. Kapag ikaw ay isang pasyente na nasa increased risk or high risk, meaning nagkaroon ka na ng breast cancer dati or malakas ang family history mo, maaaring agahan ang edad ng pag-screen sa edad na 30 or 30 anyos. Kapag ikaw ay na-diagnose na ng breast cancer, ano ngayon ang magiging gamutan para dito? Isa sa mga gamutan ng breast cancer ay tinatawag na surgery or ang pag-oopera. Maaring tanggalin ang bukol lamang at pagkaroon ng tinatawag na sentinel node biopsy upang malaman kung kasama na ang mga kulani sa mga naapektuhan ng cancer. Maaari ring tanggalin ang buong breast ang tinatawag na modified radical mastectomy. Depende sa stage ng pasyente, maaaring magkaroon ng ibang gamutan gaya ng chemotherapy kung saan binibigyan ng gamot ang pasyente sa pamamagitan ng suero at ang radiation therapy kung saan ginagamit ang radiation upang patayin ang cancer cells at ang mga kulani na involved dito. Maaari ring gamitin ang tinatawag na hormonal therapy kung saan may binibigay ng mga tableta para sa pasyente. Ang mga gamutang ito, surgery, chemotherapy, radiation at hormonal therapy ay maaaring ipag-combine depende sa stage ng pasyente at sa pangangailangan. Ang gamutan ba ng breast cancer gaya ng chemotherapy at ng radiation therapy ay maaaring makaapekto sa pagkakaroon ng baby ng isang pasyente. Mayroong mga pasyente na nagkaroon ng breast cancer at an early age na nag-chemotherapy, tumigil ang kanilang menstruation, subalit maaari rin itong bumalik kung ang pasyente ay hindi pa nagmenopause. So maaari pa rin, mayroong mga pasyente na nagkakaroon pa rin ng baby pagkatapos ng chemotherapy. Ang radiation ba ay makaaring makaapekto sa pagkakaroon ng baby ng pasyente? Hindi po. Sapagkat ang iraradiation lamang ay ang area ng breast na malayo naman doon sa kanyang ovaryo at sa kanyang matres.